canopy walk sa El Nido, Palawan. At makikita mo, ang ganda talaga ng El Nido. Wow, as in. Kailangan habang wala ka pang arthritis, mag-canopy walk ka and mag-tour. Parang katulad ng ganito kasi kapag may arthritis ka, wala na. After canopy walk, nag-food trip naman kami. Kaya, nagkaroon din kami ng chance para mag-kayak dito sa tapat lang ng hotel na ini-stayan namin para makapag-exercise and mag-burn ng fats. Pagkatapos, kumain na naman kami ng sangkatutak na seafood. Tapos, naglibot-libot bago kami umuwi back to the hotel. Eto na nga, magda-tricycle na tayo papunta sa canopy walk. And ganito yung magiging itsura niya. Ayan, yung canopy walk overlooking El Nido. So, excited na akong pumunta doon. And now, mag-ready tayo. So, parang dyan yung pupuntahan namin yung bundok na yan. And makikita nyo, wow, napaka-steep ng cliff niya, no? And namamangha talaga ako sa hugis ng mga mountains dito kasi kakaiba. So, eto na nga yung mga tiyangge para sa mga pasalubong. So, nakarating na tayo dito sa may registration area and pinaprepare na kami para mag-canopy walk. So, ayan yung mga safety harness para naman iwas disgrasya. So, eto na nga tayo, papunta na sa entrance ng canopy walk. So, parang sa may school and ayan. So, I love maligaya. Oh, diba? So, magiging maligaya ka talaga kapag pupunta ka sa canopy walk. So, eto na nga, yung bungad, yung foothills ng canopy walk. Eto na. So, aakyat ng konti. So, dapat talaga wala kang arthritis para naman malakas ang iyong tuhod. Parang ganito. So, eto yung parang start ng pag-akyat doon sa may canopy walk. So, makikita nyo dito, talagang nanginginig ako na nagbablog kasi nga... mataas talaga yung canopy walk. Sa totoo lang, no, meron akong arthritis pero hindi ganun kalala kaya pwede pa naman akong umakyat ng bundok parang katulad dito. So, parang malapit na tayo sa may taas. So, it is talagang kailangan natin gawin ito kasi minsan lang itong mangyari sa ating buhay. Pag katulad mo ako na taga-bundok, taga-Benguet Province, medyo sanay na sanay ka na sa mga ganitong landscape na matatarik talaga yung mga daanan mo, yung mga kalsada. So, it will be an advantage para sa katulad ko na sanay na sa mga ganitong ravine. Siyempre, iniingatan ko din yung cellphone ko kasi baka mahulog any moment kapag natabig ako ng mga ibang turista. Ganyan yung itsura niya ng hanging bridge. Tapos ganun yung cliff. Kaya parang nakakatakot talaga. Lalong-lalo na kapag hindi ka sanay na umakyat ng mga ganitong trek. Ayan, so medyo malapit na tayo sa pinakatuktok ng canopy walk na ito kasi dito mo talaga makikita yung buong El Nido. So, konting lakad pa. And ayan na nga, medyo nasisilayan na natin ang buong cove ng sentro ng El Nido, Palawan. So, dito na yung resulta ng pinagpaguran namin sa canopy walk. And yes, yung canopy walk is nandito sa taas ng El Nido, Palawan. So, parang square shape yung canopy walk na lalakarin mo para makita mo yung buong itsura ng Palawan. So, parang ganyan siya. And buti na lang, very genius nung nakaisip nito kasi sobrang ganda ng tanawin dito sa El Nido. And eto na nga, it's our turn para mag-emote. Alam mo bang once in a lifetime lang ito na mangyari sa'yo, especially kapag pupunta ka ng El Nido? Who knows? Baka in time babalikan ko ulit ito kasi ganito kaganda yung itsura ng canopy walk. And wow, ganyan ang itsura ng cove. So, ay grabe, as in, mapapa, ganun yung mararamdaman mo kapag nandito ka sa taas. O, diba? And, syempre, nagmo-moment-moment tayo ngayon together with other tourists. So, pagkatapos ay bumalik na nga kami, pumunta sa baba. So, from up, pupunta na tayo sa baba. And, eto na, talaga yung pinaka-challenging part kasi ite-test talaga nito yung strength ng iyong tuhod.
Ang pinaka-challenging is itong hanging bridge kasi medyo mahaba siya and kailangan dapat balance kayo kasi any moment, nakakatakot talaga. So, ayan na nga yung itsura ng inakyat namin. So, napakatarik talaga sa taas. So, it's about time na tanggalin naman natin itong naka-helmet natin. And then, pati na rin yung safety harness natin sa baba para ibalik natin doon sa center. At eto na nga yung itsura ng pinag-registeran namin na canopy walk. And grabe, nag-enjoy talaga ako. Siyempre, ang next na pupuntahan natin is kumain. So, maghahanap tayo ng restaurant after mag-canopy walk. Kaya ang kakainin natin is itong seafood curry, itong chop suey, tapos itong fish na tuna. After kumain, magkakayak muna kami. So, merong offer dito sa hotel na kayak. And magkakayak kami dito sa shore na ito. Kaya excited na talaga ako. Nakapagsuot na rin ako ng life vest. Tapos, ayun, binuhat na namin yung kayak papunta doon sa shore and ready na kaming mag-exercise. Tapos, mag-burn din ng fats. Eto na nga, nagkakayak na kami. Tsaka, kung napapansin nyo, medyo blurred kasi gumagamit ako ng anti-water or water-resistant na coat ng cellphone. So, eto na nga pala yung itsura ng kayak namin. Nasa medyo malalim na part na kami and dahan-dahan kami nagpapaddle kasi baka any moment may mangyari. Kaya, todo emote kami kasi minsan lang din itong mangyari sa amin habang nagkakayak. So, blurred siya, pasensya na. Pero anyway, nakaka-relax naman siya and talagang magagamit mo yung core muscle mo sa abs tsaka sa kamay. So, paddle lang ng paddle hanggang sa mapagod. At least, nakakapag-burn kami ng fats. So, eto na nga pala. Tapos na kami magkayak kasi pagod na kami after 1 hour. O, diba? Biruin mo yun. After kami magkayak, may sumulubong sa amin na nagbebenta ng mga pearls tapos 50 pesos per pair. Kaya sino ba naman ang hihindi kasi sobrang mura. Tapos cultured pearl pa daw yung mga binibenta nila. So, bumili ako ng 2 bracelet and additional na earring. Ito is Mickey Moto Pearl. Tapos ngayon, dadagdagan natin. And try natin kung hindi pa nag-close yung butas ng earrings ko. And kita-try na natin dito. So, sana hindi siya nag-close. So, 2 na ang earrings. Tapos, dito naman is pink. White and pink. Kasi, syempre, kapag mahilig ka sa pinkish, bagay talaga to. Tapos, bumili din kami, or ako, ng bracelet. Yung jade, tapos yung black coral na bracelet. After kaming magkayak at napagod ng 1 oras, eto na ang bumungad sa amin, ang time-lapse ng El Nido. Makikita nyo yung paglubog ng araw, tapos nakaka-relax talaga tignan. Hinintay namin na gumabi and panahon na para lumarga kasi last night na namin ito. Tapos mapapansin mo talaga na parang nasa ibang bansa ka kasi ang daming mga foreigner. So, tumingin-tingin muna kami kung ano yung pwede namin makita at baka pwedeng bilhin. So, ayun na nga. May mga souvenir shops na pwede naming bilhin na mga pasalubong. Napadpad kami dito sa may munisipyo kasi nga fiesta ng El Nido Palawan pala ngayon. Kaya ang daming mga street, parang night market. So naging, ayan o, ang daming pagkain. Ang maganda dito is napakamura. Yung mga pagkain nila is 200 if I'm not mistaken, tapos with free rice pa. O diba, sangka pa, ang daming mga food. Mga seafood, mga vegetable, ayan yung mga makikita mo dyan. So habang nag-ikot-ikot pa kami, napadpad kami dito sa may tabi lang ng art cafe. And eto na nga, yung seafood bandejado. Ang sarap kaya nito, kaya nag-enjoy kami with precaution. Kaya in-enjoy namin ang remaining night namin dito sa El Nido, dito sa art cafe, and nag-unwind. O diba, ang saya as in. Hindi pa kami nakontento, bumili pa kami ng murang earrings, tapos mga bracelet. And na-intriga talaga ako dito sa black corals and black pearls. So, ayan nga yung mga ibang nabili natin na earrings. So, pauwi na tayo and it's about time para mag-rest. O, diba? So, before tayo mag-rest, tignan muna natin yung dagat sa gabi. Ayan, no? Napakakalmado talaga. And after ng gabi,
Umaga naman. So, nakaka-relax. This is now our last moment dito sa El Nido bago kami babalik sa Puerto Princesa. So, napaka-sad. Sana makabalik ulit ako dito sa El Nido sometime in the future. So, medyo sad ako kasi aalis na ako dito. Ay, grabe. Speechless ako, promise. One last look. Ito ang bubungad sa'yo sa El Nido. Aalis na ako. Bakit kaya ganun? Ang sad. Pero anyway, highly recommended dito sa place na ito, Desert Rose Hotel, kung gusto niyo ng chill-chill na place na hindi maingay. Kaya, hindi ko alam kung kailan ako babalik ulit dito sa El Nido. And ang isa lang sa masasabi ko is, I had a very wonderful experience na at least naging sumaya. O, di ba? Naging kakaibang saya ang na-experience ko dito. And I hope na nag-enjoy kayo dito sa vlog ko sa El Nido, Palawan. Ang next stop naman natin is doon sa Puerto Princesa kasi doon yung destination natin before tayo babalik sa mainland Luzon via Metro Manila and then back to our hometown sa Baguio City, Benguet. Kaya always stay safe and thank you very much.